So, hi mga besi ko! Pagod na pagod ako kasi nag-release kami ng kabilang kwarto para syempre sa... Wait lang. Oh, pagod talaga ako. Kasama ko ngayon si Happy. Ano ito? Sa kong Pepe, you know? Si Birthday. Ayan, yan silang dalawa. Okay. Kasi nasa akin pa rin si Happy. Kasi samahan niyo kayo na nakikigulog siya sa mga ice-ice ko doon. So, ayun mga besi ko. Pagka-uwi namin galing sa Daay ko Clinic. Kasi nga inoopera na si Vince at the moment. Tapos, nag-ayos agad kami ng kwarto. Naglinis agad kami. Mga nasikaso agad kami na pag-set up. Inayos ko rin agad yung mga ibang gamit ni Vince para hindi na nakakalat. Inakit din namin yung ibang cabinet. So, medyo marami. At wala talagang panahon na makapag-video. Kasi, wala ibang tao dito. Ewan ko kung saan punta sila Ate Marie after that. Pero hanggang ngayon wala pa rin sila. Yun. So, gusto kong pag-usapan yung nangyari. Siyempre, maraming nagtatanong yan for sure na ano naramdaman mo? Anong alam mo yun? So, bago nyo patanungin sa akin sa comments, unahan ko na kayo. Gusto ko lang din i-share kung ano yung naramdaman ko. Actually, kahit din yung tanongin. So, yun. At, naiyak agad ako. Naiyak agad ako kasi bukod sa napagod ako mag-ayos. Nagulat ako kasi sa nangyari. At expected ko naman talaga na syempre tatanungin ako ni Tito Vince one day. Pero talagang hindi ko expected yung nangyari kanina. Sobrang nabigla talaga ako. Napatingin na ako sa Gilbert. May bulak lang. Akala ko pahapon sa Mother's Day. Kasi di ba mahilig siya ng ganun. Surprise, surprise. Hindi ko expected na matatanong ako. Hindi ko expected na doon pa. Kasi napaka-unexpected. Sino mo papropose sa operating room, di ba? And shout out sa The Icon Clinic. At nandun pa si Dr. RFD, yung favorite kong dentist. And thank you sa inyo. Nabigla talaga ako. Sobrang nabigla ako. Ano bang nararamdaman ko ngayon? Ang nararamdaman ko ngayon, pakiramdam ko, hindi ko alam, parang mixed emotion siya. Nasa isip ko na lang, ang kati ng buhok mo, Happy, tanggalin ko nga muna to. Parang nararamdaman ko na biglaan, parang feeling ko biglaan kahit ang tagal na akong niligawan. Tapos, pakiramdam ko, parang ha, may jowa na ako ngayon, parang ganun. Kasi di parang single mom ako eh, kahit man naman may feelings ako kay Vince, o may feelings siya sa akin, o alam mo yun, single ako eh, hindi ako may partner. So, pakiramdam ko magkakaroon siya ng pag-changes, pagbabago. Alam mo yon na paano na ba ngayon, paano na yung magiging setup ngayon, paano na yung ganap. Yun, so, kanina, wala talaga ako idea, dire-diretso lang ako. Akala ko lang, nag-aasikaso kami para sa operation niya. Then yung ibang mga Torofa members, wala na sa Palacio dito. Kasi nga, alam ko, may schedule din sila, which is talaga namang Saturday, may schedule talaga kami ng pagluta. Ako lang hindi nagpapagluta kasi nagagamot pa ako para sa gallstones ko. So, yun. Ang ice-ice naman, okay naman, ganyan. Kasi tumawag si Doc Yapi. Sabi niya, hello? Hello? So, tumawag si Doc Yapi. Sabi niya, Tony, mabaka muna kasi kinakabahan si Vince. Tumataas yung BP, which is why talagang mangyari yun. Eh, ang nangyari kasi, dati si Ate Marie, kung alam nyo lang na, kung sa mga nakakanood ng vlogs ko, ito po yung vlog na yun. Si Ate Marie, hindi siya inoperahan ni Doc Yapi. Yan, hindi bumayag si Doc Yapi na operahan siya, hindi natuloy. Pero andun na, nakapagpatest na, magsusot na lang ng lab gown, hindi natuloy. Si Nanay Venus naman, para lang alam din nyo, eh nagpagawa din po ng ilong. Yun po yung asawa, Tatay Elon, hindi rin siya natuloy nung last month. Kumbaga, na-delay ng 2 weeks, 3 weeks, kasi nagkatigawat naman yung ilong niya. So, sunod-sunod yung mga alam ko na possible na hindi matutuloy ang operasyon kapag may problema, which is, possible talaga mangyari yun. So, akala ko yun na, talagang titig ko talaga kay Vince na, ha? Hindi matutuloy ito kasi taas ng BP niya. Bakit sobrang kinakabahan siya? Anong nangyayari? Diba? Kaya yun, hanggang sa pagtingin ko sa kaliwa ko, actually, sablay si kuya ba yun o si ate, pagtingin ko, may bulaklak. Akala ko talaga, pagtingin ko, alam, andyan silang lahat. Akala ko sa Mother's Day na surprise siya sa akin na baka na late lang, ganun. Doon may niregalo siya sa akin ng Mother's Day. So yun, hanggang sa nagulat ako, yun na nagtanong na siya and all, and yun, napaka-magical nung nangyari. Wala lang, naiiyak lang ako. Alam mo yung pakiramdam din na gusto ko mag-celebrate, syempre nakasama siya, pero syempre tulog din yung si Vicente. Kasi nga, mag-isa ako, kasi umuwi ako eh, para mag-ayos ng gamit dito, inooperahan nga siya. Kasi ang gusto niya mangyari, pag-gising niya may jowa na siya, pag-gising niya, pares na kaming hindi single. So,
parang pakiramdam ko na pagising, ala, so nagkajawa ako sa Icon Clinic, pag-uwi ko, wala yung taong kasama ko ngayon. Usually kasi diba lahat ng nagpo-propose after na magkasama kayo, yung celebrate, kain dito, kwentuhan dito. Pero ako wala, umiyak mag-isa. So parang medyo stand pa din ako na gano'n na si Tyronia pagkasama yung Tito Vince ako, Tyronia, hindi pa niya tinatanong kung okay ba na po-propose si Mami kay, ay si Tito Vince kay Mami. Ganun agad si Tyronia, ganun ka agad siya. Kaya parang okay din kay Ate Marie. Boto naman lahat. Siyempre bilang sa isang relasyon na pakiramdam ko, eh, partly nag-fail. Yung sa amin ni Rob, tagal din eh, di ba? Isang taon, mahigit din akong single. Parang ito na ulit, may jawa ulit ako. Parang, stand, ano siya? Kahit sabi mo isang taon mahigit lang, isang taon at higit kalahati lang yung panahon na single ka, para sa akin matagal yun. Kasi marami akong lonely nights na may mga iniisip ako. Ganon. Nakat alam kong andyan si Vince, I don't share kasi hindi naman talaga siya yung partner ko. Huwag kang manliligaw eh, baka mamaya bumigay, baka mamaya hindi na alam mo yun, hindi maging okay, hindi naman matuloy yung panliligaw. Hanggang sa eto na nga. Naano lang ako kasi syempre, basta mixed emotions ako, alam mo hindi ko siya ma-explain, pero yung pakiramdam ko na, ang tagal kong intro yung, this is Mommy Oni, your single mom. Naiiyak ako, hindi ko alam kung bakit. Naiiyak ako kasi masaya ako. Naiiyak ako kasi hindi ko unexpected talaga. Hindi ko talaga expected. Nagulat talaga ako. Kasi marami tayo sa parang wala naman eh. Parang wala naman plano sa akin ng taong to. Hanggang ganto-ganto na lang kami. Naiiyak ako kasi syempre mamimiss ko yung intro ko na you're single mom. Kasi this time, may partner na ako, hindi na ako single. May partner na ako na tutulong kay Tyronia, na tutulong sa akin para gabayan yung pamilya ko. Palakihin yung anak ko. Hindi na ako single. No more single, mom. At parang tatampo ka. Ay, tampo-tampo. Kaya siya pa tatampo, ay tampo-tampo. Yun, at sige, lakad-lakad ka muna. Parang bored ka sa mga sinasabi ko eh. Ha? Ibu Jen, gusto mo ba dito ka? Siya yun na nga mga besi ko. No more single, mom. Maraming salamat sa lahat ng gumagaya ng intro ko na your mommy. This is Mommy on your single, mom. Sobrang mamimiss ko kayo na mga nakikigaya sa akin. Sobrang mamimiss ko yung intro ko na your single, mom. Mamimiss ko siya pero partly masaya ako. Masaya ako na hindi ko na siya sasabihin. Kasi meron akong katuwang sa buhay. Alam ko naman na hindi kami kinasatibins, diba? Siyempre, pero para sa akin yung mag-usapan kasi pa nagka-jowa eh. Dedicated ako at saka attached ako sa tao pag nagiging jowa ko. At siyempre, kumaitindihan ba nakaganyan si Happy sa gilid? At siyempre, committed ako sa tao pag nagkaka-jowa ko. Nakita niyo naman yun. Sa ex ko pa lang na ganun ako. Medyo ano. Alam niyo, parang di ba na akong makapaniwala sa nangyari. Biglaan kasi talaga. Nakakainis pa dun yung, alam mo yung nilagyan ako ng nails na ganun ako. Tapos sabi nila, picture na gumanun ako. Tapos wala akong nails. Wala akong kuko. Alam mo, hindi ako maarteng babae. Alam mo yun. Pero gusto ko may kuko ako. Alam niyo naman kung gano'ng importante sa akin ng kuko. Pero hindi nga ako nagkukuko kasi nga, bukod sa after ko mga perahan, si Tito Vince operahan, so kailangan ko siyang alagaan. Kasi, syempre ako naman talaga din nag-aalaga ng mga bago opera dito. So, hindi talaga ako nagkukuko para hindi ako makatama. Pero diba, syempre gusto magmaganda. Ah, ito na yung may jowa na ako, ganun ka. So, wala akong kuko. Nakainis. Sana nagpakukuha ko. Alam mo, basta po. Koko lovers lang ang ano, ang makakaitingi sa akin ito. Ganun siya. Bato, sana. Diba? Ito na siya mga besi ko. Sila doon na si Vicente. Oh my gosh! Oh my God. Jowa na ako! Sa wakas! Ano nagugulat sa akin si Happy? Happy ya! Happy ba tayo? Happy yaya! Happy yaya! Kiss ko si Mami. Kiss si Mami. Mwah! Tapos syempre nag-kiss pa kami ni Vicente kanina, di ba? Ako pa nag-insist. Ang landi ko, di ba? Pag-inay ng five.
So, yun lang mga besi ko. Biglaan lang din na nag-video ako ngayon after ko maglinis. At gusto ko lang share sa inyo na damdaman ko na masaya ako. Na sobrang saya ko. Sobrang masaya ako. At naramdaman ko na special ako. Naramdaman ko sa mga mata ni Vince nung palapit siya sa akin. Kasi akala ko talaga pang Mother's Day lang. Pero yung tumayo siya, tapos palapit siya sa akin dahan-dahan. Tapos may violin na yung kanta namin yung... yung piniplay, parang ay, iba na to. Parang feeling ko matatanong siya nun. So yun, nagtanong nga siya. So naiiyak ako nun. So, parang bigla ako nahiya sa kanya. Hindi siya yung kinakausap ko yung ibang tao after nun. So yun lang. May jowa na ako! Oh my God! Diba? Parang, saan tagal ko kasi walang jowa eh. Kaya pag may jowa ka na, parang, may jowa na ako. Ang galing. Kaya na-ready ko na agad yung mga damit niya. Alam niyo ba mga besi ko na dapat, update lang to, Astoro de Palacio, na dapat ang kwarto niya gagawin sa likod, malaki, kasi may space doon. Gym area, tas kwarto niya, kasi yun yung napaplanuhan. Kaya yung mga gamit niya, iba na kailamigay sa baba. Tapos, syempre, naging mag-jowa kami. Ang ginawa ko agad, yung ibang gamit niya ng mga sapatos na nilagay ko agad sa kwarto. Syempre, ang magiging eksena niyan, magkatabi na kami. O, di ba? Though, nakakatabi ko naman siyang matulog kasi nagpapadagan ako ng paa. At saka, lahat ng Toro family, nagsisiksikan kami sa condo, magkakatabi kami. Pero syempre, dahil jowa ko si Tito Vince, ang eksena niyan, kasama ko na siya sa kwarto. Kaya, wala siyang alam, wala siyang idea na pinakailaman ko ng ibang gamit niya. Kanina, kasi nga nasa operating room siya. So, yun, gagawin ko pa, asikasuhin ko pa yung ibang mga damit niya kasi meron lang akong 5 hours to 6 hours na mag-asikaso bago namin siya ulit sunduin from the Icon Clinic. Tapos yun, para maalagaan ko siya pag-uwi. May singit naman dito. Huh? Happy, ha? O, dali makikipag-celebrate ako kay Happy, ha? Happy, ha? Dito. Happy, ha? May jowa na! May jowa na! Halika dito. So, ayun mga besi ko. Again, naayos ko na muna ibang gamit ni Vince. Siyempre, trabaho ko to bilang girlfriend. Fuck! Ano ba rin ako? At, yun. Asikasuhin ko na yung mga gamit niya. Siyempre, I think this time, tutulungan ko talaga siya at maintindihan naman ni Tyrone na yung mga ganung bagay. Hindi niya rin yung magagawa pa bagong opera siya eh. So, ako na lang. Yun! Ano lang ako kasi. Ano kaya bago kong intro? So, kung may suggestion kayo kung anong gusto niyo na bago ko maging intro, comment niyo po. Hindi ko alam kung ano na intro ko kasi hindi na kasi ako single mom. Kaya sa mga ibang single mom din dyan, huwag tayong mawala ng pag-asa. Magkakaroon tayo ng tao na magmamahal sa atin at tatanggapin tayo. Hindi ko talaga expected. At kapag gano'n kasi nangyari sa'yo, parang babalik yung ibang memories. Alam mo yung pakiramdam na paano kami naging tropa, naging magkibigan, hanggang sa lumalim ng lumalim, na magkakasama kami sa bahay, sa family, hanggang sa kaproblema kami ng ex ko, hanggang sa ka-feelings ako sa kanya, hanggang sa siya'y nandiyan para protektahan ako. Hanggang sa naging kami na. Yay! Yun lang, parang ang magical lang na nangyari. Hindi man, alam mo yon, parang masaya ako na hindi ako nagmadali. Hindi rin siya nagmadali. Na tamang timing, tamang panahon na ready na lahat. Ready na yung ate ko, ready yung anak ko. Yun. So yun mga besi ko, natapusin ko tong video ko na to. Na ipapakita ko sa inyo ang kwarto namin ni Vicente. Ng boyfriend ko. Di ba hindi alam ni Vicente siya kwarto? Na hindi na namin papagawa yung likod. Pero pag-usapan na lang din namin kapag
gising na siya. Kasi syempre, inooperahan pa nga siya ngayon. Sabi ko yan sa kanya naman may paggawain sa likod na nagplano niya maging kwarto niya. Ganun. So, yun. Pakita ko sa inyo na na-ready ko na. Update. Actually, sapatos lang naman yung nalagay ko doon. Pero, yun nga, ah, sige, 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 yung mga damit niya. Huh? Okay, okay. So, ito na mga besi ko. Dito na yung mga cabinet. Ito mga cabinet dito sa condo. Dito ko na nalagay yung mga damit ni Vince. Ang daming tumulong sa akin. Ang bilis ang pangyayari. Oo, wag ka bababa. Wag ka bababa. Wag ka bababa. At dito tayo, tayo. Ito naman syempre yung kwarto namin. Yan. Yan, wait lang, buksan ko na. Ito na yung updated version. So, yan. Diyan ko nilagay yung mga sapatos niya. Pati sapatos namin. Nasa condo naman magkakapatong talaga yan. Tapos, naglagay na ako ng mga tissue dyan. Ayan. Dito kasi lalagyan pa yan ng TV, pero hindi pa nakasikaso. So, yan muna yung office area ko at saka isang cabinet. Ito mga gamit ko pa yung mga yan eh. Yan. Tapos, ito na. Yan na yung kama namin. Yan! At saka ito. Actually, maganda itong mga besi ko eh. Wait lang. Happy, ha? Usod lang ang saglit. Kasi tinakpan ko muna kasi kung ano-ano pinapatong ni Happy. Ha? Happy, ha? Ano po yun? Happy, ha? Happy, ha? Ay! Happy, ha? Ay! Cute mo naman maging model ng bed. Ay! Happy, ha? Ay! Happy, ha? Ay! Happy, ha? So, yun lang siya mga besi ko. Walang masyadong bago. Halos gamit ko din naman din talaga lahat yan. Yun, nalagay ko na yung sapatos niya dyan. Tapos, dito ibang gamit. Puro gamit ko pa din yan. Sabi ko, papalta ko na lang yan. Doon ko lalagay mga damit niya kasi yan doon nga sa baba. So, ito yung sidebar ko. Namatagal ko na itong sidebar. Nilagay ko sa kwarto ko. Ayan, alak, etc. Ice maker at saka microwave. At saka electric fan, syempre. So, yan na siya ang mga besi ko. Baby ko! Hi! Naligo pa na po? Opo! Get mo naman. Opo! Dumating kayo sa baba? Sa baba ka naligo? Hindi po. Saan? Kaya mamamali. Ah, doon kayo kaya mama naligo? Kaya ang tagal niyang dumaling? T-shirt na ni mamamali. Ah, okay. Anak, may tatanong ako sa'yo. Eh, wait lang. Huwag ka makipag-chismisan dyan. Happy, ha? Tatanong ako sa'yo. Anak, paano yan? Mag-jowa na po kami ni Tito Vince. Pero, alam ko naman na dinadaganan niya po yung pa ako sa gabi-gabi. Diba, Bots? Minsan nakakatulog po siya. Minsan lahat tayo magkakasama sa isang room. Paano po yan na mag-jowa na po kami? Pwede po bang okay lang po sa'yo ba yun? Kapag sakali magkasama na po kami sa isang room? Okay lang po sa'yo? Bakit naman? Kasi mag-jowa na kayo ni Papi, ni Papodi. Ano to? Nagkagulo-gulo na. Ni Tito Vicente. Ah, okay pwede po. Pwede na po. Pwede na din kayo mag-kiss. Pwede na din kayo mag-kiss palagi? Talaga na mapatay nga ako ni Chura. Huwag na palagi. Sobra ka naman. Anak, may jowa na si Mommy. Yun na nga, hindi yung sinasabi ko kanina sa vlog eh. Hindi ko alam kung anong intro ko. Alam mo yung tatampo sa gilid. Ay, tampo-tampo yan. Tampo-tampo. Tampo-tampo ka ba? Hindi ko din alam eh. Hi, mga besi ko. Taken, mom. Taken, mom. Ano daw? Taken, mom. Yan siya mga besi ko. Ang bilis ko mag-asikaso. Thank you so much to our family na tinulungan nila ako maglagay-lagay ng mga gamit. Kaya pagod na pagod kami. Ayan. Na-ready ko na rin ibang kailangan ni Vince para sa operation niya. At ito, nabili na rin kami sa Mercury at ayusin ko na yan. Happy, ah! Ah! Sobra naman! Ay, kinis naman ni Happy! So, yun lang mga besi ko. Gusto ko lang i-share sa inyo na sobrang happy ang puso ni Mami. Anak, thank you. Tinabigyan mo si Mami na maging happy din si Mami at magkaroon ng partner at magkaroon tayo ng isa pang part ng ating family. I love you. So, yun lang mga besi ko. Sana masaya kayo sa saya ng puso ko ngayon. Wala nang single mom. And for the last time, sasabihin ko ang aking intro dahil sobrang mamimiss ko yan. This is Mami Oni. Your single... Naiyak pa rin ako. Naiyak pa rin ako.
your single mom. Intro, pasok! Kasi mamimiss kong sabihin yun, pero naiiyak ako kasi masaya ako na hindi na yun yung intro ko, anak. Itutulong sa akin na para sa'yo. Do, kaya ko naman, kahit walang iba. Kahit ikaw lang. Pero happy lang ako na nagkaroon ako ng chance na hindi na single mom si mami. Sana hindi ko na ulit maging intro ang your single mom na mami only. Yun lang, at sa lahat ng mga single mom dyan, o hindi na single mom, laban lang sa buhay. Siyempre, ang pinaka-importante sa atin ng ating anak. Kahit ano mangyari, anak, ikaw ang pinaka-importante kay mami. But thank you for making me happy. At, yun lang. Mami ko, happy din naman ako na sinagot na natin si Tito Vicente. Sinagot na natin siya. Kasi di ba may usap tayo? Oo, may usapan kami. So, yun lang mag-a-bebesi ko. At tapusin ko to sa isang video na meron kaming usapan ni Tyronia. Ang tagal na nito, ilang months ago na to, na... Sa kondo pa po yun, Mami. Tagal na yun. Dito ko natapusin yung video na yun. I-insert ko, usapan namin na nagkaroon kami ng usapan na gusto na talaga niya maging kami ni Tito Vince. Dati pa. Yeah. Grabe, bigla ako na sa part na to. Sorry mga besi ko. Hindi ko talaga mahanap. Ayan o, 11,000 kasi yung files ko. Ayan kung nakikita nyo. Ayan. Walang katapusan. Hindi ko talaga mahanap yung video na yun. But I'll try my best next time na mapakitayin sa inyo yung nag-uusap kami sa CR na sinasabi niyo sa akin na, Mommy, bakit hindi pa kaya Tito Vince? Ano po plano niyo? Sasagutin po ba siya? Share ko sa inyo next time na doon, nagkaroon ako ng approval kay Tyronia. Bago niya pa sabihin kay Tito Vince na boto na siya. Again, sorry. Ayun, nakakit ko ulit. Sorry. Ayan. Eh no, sobrang dami po talagang files at hindi ko po talaga basta-basta mahanap. Yun lang mga beses ko, dito ko tatapusin. Again, sobrang happy ako today. Esensya na kung hindi ko nahanap yung video. Ang tagal ko na dito nakaupo sa tapat ng computer ko. Yun lang, at alam kong happy kayo para sa akin. Mabuhayan Team Onyx. Mabuhayan Toro Family. Grabe yung support system sa akin ng pamilya ko. Ang Icon Clinic, Urban Smile. Sayang, wala yung ibang tao like si Trisha. Si Anthony and Jamie na importante sa akin. Siyempre, meron akong best friend kahit di kami okay. Gusto ko sana doon siya, si Hal. At siyempre, kahit anong sabi mo kahit di kami good si Rob, sana nandun siya. Dahil siyempre, alam mo naman love ko yun kahit nagagalit ako sa tao ngayon. Lost lang yun eh. Hindi na kaya sinasabi ni Vicente, lost lang yun pero maging okay din ang lahat. So yun lang mga besi ko. Again, I'm so happy to share it with you guys. Hindi ko na naman siya yung pang tao, pero alam nyo na yun, tulad ng mommy ko. Alam nyo na yun, ma. Yun lang, happy lang ako. Thank you so much. Hindi na ako single mom!